this kind of business. Okay. Ano po masabi sa inyo, bakit kayo ngayon dito? Business. Ah, okay. Aware ka naman na business to. Ayan. So, actually, isa rin po ako sa mga na-invite sa mga ganito klaseng seminar way back years before. No, fresh grad ako nung nakita ko yung ganito klaseng business, naghahanap ako ng trabaho. It turns out na sa ganitong linya ako mapupunta. So, out of my profession to kasi psychology graduate naman ako sa PUP. Then, ang ginagawa ko naman is all about business. So, didiscuss ko kung bakit ako bakit ko siya nagustuhan and bakit ko siya ginagawa. Okay? Ayan. Familiar ba sa Iron Worldwide? Nagka siya nakita ko sa photo kasi siya na. Okay, pwede familiar ba? Yes! Okay, before we discuss ng business, i-discuss ko lang muna sa inyo yung bagay na na-present sa akin kung bakit ko nagustuhan at bakit ko naiintindihan kung bakit kailangan mag-negosyo. Pag-ilan mo sa cash flow quadrant? Wala pa lang ako. Okay, sino ang familiar sa cash flow quadrant? Ma-familiar. Familiar ba sa cash flow? O cash lang yung familiar? Thank you. Ayan! So, cash flow quadrant, actually, ang nag-discuss na ito is Robert Kiyosaki. Okay, so, Kiyosaki. Okay, talaga double I. Ayan, so si Robert Kiyosaki, financial education sa Amerika. So, dinidiscuss niya kung paano mag-handle ng finances din natin. So, isa siya sa mga top seller na top selling when it comes to books. Para pag-aralan mo paano mag-handle ng finances mo. At the same time, talagang independent siya. Paano mag-handle ng ating mga finances. So, ito yung sinabi niya kung saan daw nagagaling ang income ng isang tao. So, we have what we call ESBI. Ayan. Ano yung sabihin ng ESBI? First is E. Ito yung mga tinatawag natin. Employee. Okay, paano? Paano ba kumikita ang mga empleyado? Trabaho. Yes, sa pagtatrabaho. So, ito yung mga tinatawag natin under ng RA. Diba? 1530. Ano ba yan? O, diba? Mayroon pang ano talaga, nilabas na batas, no? Ibig sabihin, sinis ka tapos sa tayo, sa sweldo ka pa, tayo isang empleyado. Okay, dito naman, meron tayong tinatawag na fixed income, okay, or salary. Ibig sabihin, meron tayong kinikita ang sinis ka tapos na fixed, pero ang tanong dyan, pwede ba bumaba? Yes. Pero pwede ba tumaas? Hindi, yun yung problema. Dito, hindi natin napapractice yung tinatawag na financial freedom. Okay. Okay, financial freedom. Why? Kasi sabi na natin, kahit anong sipag at syaga natin, huwag natanggit tayo sa harap ng boss natin, kahit anong effort na bigay mo, fix ang bibigay sa'yo na sweldo. At the same time, wala tayong time freedom. Why? Kasi usually, ilang oras tayo sa stock sa office natin? 8 hours. Usually naman kasi 8 a.m. yan to 5 p.m. Okay? Minsan na may tinatawag pa na ganito. Diba? OTY, no? Thank you. Nag-overtime ka. May bayad? Wala. May mga gawa? Wala. Diba? Kung kinakailangan, kailangan mag-overtime. So dito, usually, ang laki na binibigay natin oras sa trabaho natin, hindi lang naman ganit comes to work eh. Kasi may 1 hour na lunch break. Bayad or hindi? Hindi. At the same time, before tayo mag-prepare, before tayo pumasok sa trabaho, ay pagkatapos natin, para umuwi ng trabaho, may time din tayo kinukonsume dyan na hindi rin binabayaran. Okay? So dito, binabayaran yung oras mo para ka sumweldo. Okay? Yan yung mga tinatawag natin employees. Second naman is mga self-employed. Ano yung mga example nito? Ito yung mga professional na tinatawag natin. Ano ba yung mga sample? Doctor, yes. Engineer. Lawyer. Diba? Mga athletes. Ano ba? Engineer. Artista. Correct. Ano ba? So, yun yung mga tinatawag natin, mga self-employed. Okay? Professional yung ginagawa nila. Hindi nila pwede ibigay sa iba kasi, hindi nila pwede ibigay. Diba? Bakit yung pinag-aralan nila, yun yung expertise nila. Okay, example na lang.
sa isang pagiging doktor. Diba? Kung may kailangan kang operahan, tanong pwede mo ba ipasa yung trabaho mo sa kaibigan mo dahil lang may sakit ka? Hindi. Okay? Dito, sa side na to, sabi ni Robert King sa akin, mabibilang daw tayo sa poor side. Sabi ko, wow, kutsyan pala ako, poor ako. Why? Kasi nga dito, hindi natin napapractice, ay dito natin napapractice, hindi natin napapractice yung financial freedom and time freedom. And at the same time, nagiging tinatawag natin singleness. Ano yung sabihin ng singleness? Isa ka lang. Walang jowa. Single lang. O di ba, panalig ba ang Pasko? Ayan, ang ibig sabihin yan, dito napapractice yung tinatawag natin no work, no pay. Correct. So, example, sa trabaho, alam naman natin yan, pag pumasok tayo, may sisweldohin. Kapag hindi, wala rin. O, so, simple din sa profession na ginagawa natin, di ba? Sabi nga, doktor, hindi mo pwedeng, pag hindi ka nag-opera, hindi mo, wala kang pasyente. Diba? Pag mga lawyer, wala kang kliyente, wala ka rin income. Pag isang artista, pag sikat ka, doon kami sweldo or doon kami merong may project. Tama ba? Once may project ka, meron kang income. Pag wala naman, o diba? Pag nalaos na minsan, ayaw na eh. Diba? Kaya ako, yung pag-artista, tinigilan ko na yan. Diba? So, sabi nga dito, mahirap daw kasi makuha kapag nandyan tayo, pag meron po tayo nito. Okay? Pero bahay, of course, syempre, no? Pagkatapos ng buong araw ng trabaho, gusto mo yung relax ka doon sa sarili mong bahay na hindi mo na iniisip na may babayaran ka pang renta kasi sa'yo na, o, di ba? Ano pa? Car. Of course, kotse. Di ba? Sabi nga din kanina kausap ko eh, sabi na, ay, ayaw na lang sa sakin, ba't traffic ka rin naman doon eh? Sabi ko, oh ma, ano traffic naman po talaga, talaga tayo? Mas maganda, comfortable ka na. Tama ba? Okay? So ito, necessity na rin sa atin kasi yan. Okay, kotse, ano pa? Of course! Travel! Importante din yan. At least ma-enjoy natin ang mga views sa ibang bansa. At the same time, yung mga memories. Ano pa? Savings. Savings, of course. Okay, ano pa? Meron pa ba? Shopping. Oh, shopping. Shopping na natin sa travel na rin yan. Ano? Oh, okay mo na to? Okay, presyohan ba natin? Sabi nga nila, libre? Libre mangarap. Pero mangarap ba natin libre lang? Hindi. Pwede ko yung mga taksa kayo na, kuya, kulit-kulit pangarap ko, ha? Salamat po. May malahan po yan, May? Kapalit. May presyo. So, pag-usapan natin, magkano yung bahay na gusto mo? 10 million. 10 million pwede na, no? Maganda-ganda na yan. Okay. Sa kotse, magkano ang gusto mo? Amaru. Amaru. Five M, 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 yung laman ng bangko mo na alam mo na secured ka, safe ka na kahit hindi ka magtrabaho ng 10 years, 15 years, okay lang, buhay na buhay ka. 15 million. Grabe talaga, no? Savings. Save na save. 50M? O sige, gusto. Ha? Abo-abuhan, no? Oh, ginawa ka ba yung mga apo? Okay lang, ano? Apo, may savings na ako. Wow! Tumaka 18 na 68 million. Siyempre, gusto natin mga pangarap natin? Yes! Of course, paano? No work. Diba? One way is through work. Yung iba naman sabi, loto. O, tama nga naman, kaso sobrang alahanin bago ka makataya talaga or manalo sa loto. Diba? Yung iba naman sabi, droga. Pwede naman. Kaso, Duterte na tayo ngayon, no? Mamaya, nasa kalsada na ng Ortigas Extension.
tradition. Okay, work usually. Okay. Magkano ba traditionally kinikita na isang regular na empleyado? 12,000. 12,000. Alam mo, no? Nag-work na po ba kayo? Yeah. Oh, di ba? Eh, malapit eh. Di pa na ako yung trabaho. Okay, 12,000. Usually, ganyan ang kinikita, di ba? Siyempre, konting participation lang tayo. So, since ikaw naman is bago, di ba? Pwede mo malaman ilang taon ka na? Ayan, 22 years old si ate. Ate! Okay. Harap tayo na iba. Ito. Si Gio. Ilang taon ka na, Gio? Wow! 18. Okay. Isa sa mga estudyante naman natin at mga kabataan dito, no? Talaga. Ito. Si ano lang. Mom Girly na lang. Pero ay, kasi si Joseph na lang talaga. Pwede mo malaman niya ang taon? Ipata pa yan. 18 din. 18 din, no? Wow, 32. Okay, coaching participation lang naman, no? Why? Kasi gusto natin na magpakuha pangarap natin hanggat mabata pa tayo, tama ba? Yes. Okay, syempre, since bata pa tayo, kaya mo magtrabaho? Yes. So, mapahuhin natin ng isang taon. So, 12 months natin pagkatrabaho, this is 144,000. Okay, hindi ako magaling sa mati, kaya ako nag-psychology, pasensya na. Okay, 144,000 abot na ba ang pangarap natin? Iba. Ilang taon ka na, Gio? 19. After 1 year. Di ba? Ikaw, miss, this is 23, tapos si Kuya Joseph is 33. O, bata pa? Bata. Kaya mo magtrabaho? Kaya ba? Kung para sa pangarap mo, isang taon, 10 years sa ating pagtrabaho to, meron kang 1.4 million pesos. O, di ba? So, kaya pa paano? Katitig ng travel, siguro meron ka na. Diba? Pero wala na yung pe. Tama? Dito, 29. Ito, 33 and 43. Bata pa? Kaya pa. Kaya pa. Kasama yung 10 years. O, diba? 2.8 million pesos after 10 years ulit. Lapit na? Layo pa. Layo pa. Pero kaya pa ba? Kaya pa. Kaya pa kayo 39 ka na. 43 and 53. Okay, 4.2. Pwede na siguro. At nakapag-trap. Kung travel na natanguha. Okay. So, 4.2. Malayo pa sa 68 million natin. Ilang taon na si Gio? 49 na. Ikaw na, nanginginig na. Medyo 53 years old na. Eto? Retired na. O, diba? Sana na to. May libre ng sine to. May libre na. So, di ba? Grabe, no? Magtitignan natin ang laki, pero maliit pa rin para sa pangarap natin. 59, 63, ito? 73. Ang tari, malapit na doon sa kapo. Tignan na, Lord. Makukuha mo na. Kaya ba? Ito, bata po, oh. Galing mo, tama ba ito? Hindi ko nakikita eh. 7 million pesos, abot ang pangarap? Diba? O diba? Ito si Gio, 69 years old ka na, no? Ito naman, 73, gawa. Kuha na? Kinuha. Diba? O, kinuha na. Diba? Kinuha na po, ito abot ka pa eh. Diba? So, minsan, nangyayari ba? Yes! O, may mga pangarap tayo na ang nangyayari, nababao na lang sa libingan, di ba? Kasi kung gusto tayo makuha, ang problema nga lang, yung income natin is hindi enough. Sabi nga, ang laki na natin pangarap, ang problema yung income is ganito kaliit. Okay? Ano usually ginagawa? Anong ina-adjust? Pangarap. No, pangarap. Instead of yung income. Kasi may kasabihan tayo eh. Mga Pilipino kayo, may isa kasabihan, isa na dyan, kung matua, kung galing, maisi ang kumot. Yeah. Diba? Kasi kung pwede ka naman, pumili ng mas. Malaki ang kumot.
dagdag ka. Okay? Kung ito pangarap mo, itong income mo, hindi siya enough, dagdagan mo yung income mo para ma-supply dun sa pangarap natin. Kasi, ito kung titignan natin for how many years? 10, 20, 30, 40, 50. This is 51 years in the making. O, diba? Para kumita ng 7 million pesos. Malaki ba? Ang 7 million? Yes. Malaki. Malaki, diba? Ang problema nga lang dito, para may makuha ka, ma-supply kahit pa paano yung kotse mo, at saka konting travel mo, kailangan within that 51 years, hindi ka gagastos. Diba? Hindi ka kakain, hindi ka makakaral ang anak. Diba? Hindi ka malilito. Si Gina na nakita nyo ngayon, ermitanyo na yan. Tapos puro ano na. Makakaong gasa na. Bakit kailangan ko mag-save? Diba? Hindi ka kailangan gumastos. Nangyayari ba? Yes. Nangyayari. Pwede itong nangyayari. Ang problema nga lang kasi, diba hindi ka gagastos. So, in short man, kailangan mo mag-save ng 12,000 per month na gagawa. No. Yes. Paminsan, hindi naman talaga yung nagagawa kasi natatrap tayo sa tinatawag na rat race. Familiar ba sa taga? Yes. Oo, di ba? Lalo natin yan sa bahay pa lang, no? Di ba, may nakita kayo sa mga pet shop na daga na naglalaro sa loob ng ano? Ng bilog? Nakakita na ng pet shop? Rich side. Okay, first is yung business owner. Okay, business, kung tawagin natin. Once na nag-business kasi tayo dito natin napapractice yung tinatawag na LOL. Ano yung LOL? Tawa. Oh, laugh out loud. Okay, ang tawag dito is low of leverage. Okay, familiar ba sa root word ng leverage, which is yung lever? Familiar ba dyan? Yes. Ano yung sakihin? Sa kidney. Oh, atay. Kidney. Tayo ah. Medyo na itong process may iba. Mamaya naintindihan niyo yung English, yun lang maintindihan, no? Okay, leverage, no? From the root word lever, dito kasi napapagaan yung buhay ng isang tao kasi napapractice natin yung tinatawag na duplication. Okay, ano ibig sabihin niya? Napaparami mo yung sarili mo sa pamamagitan ng ibang tao. Bigyan ko kayo ng scenario. Example, meron tayong dalawang buwan. Diba? Dalawang kuwan dito. Pareho silang magbabalot. Pwede rin. Diba? Magbabalot sila. Tuwing kayo naman nagbibenta ng balot? Gabi. Gabi-gabi yan. Diba? Usually magdamagan. Okay? Meron tayo dito si magbabalot A and magbabalot B. Okay? Si magbabalot A, gabi. Sobrang simpag nito. Diba? Yan ang mga quality na ginahanap na isang ano, diba? Lagi, easy personality, grabe itong magbenta, diba? Tapos sobrang sipag, diba? Sobrang talagang... Sexy yan. Ah, sexy pa? Diba ko lang sexy pa? Hindi ko marigil yan sa gabi. Okay, si letter A, sobrang lahat ng makikita ko positive sa isang
1,000 a day. Okay? 8 hours per night din siya nagtatrabaho gabi-gabi para makabenta siya. Si Larry naman, ang ginawa niya, hindi lang to, hindi siya masipag, pero mautak siya. O, diba? Magulang po sabihan na natin. Pero ang ginawa niya, why not? Since ako, pwede akong nagtrabaho at pwede akong kumita ng 1,000 per day din kung sisipagan ko, why not gawin ko din, mag-hire ako ng 5 tao. Okay? Yung 5 tao na yun, yun din na magbibenta na balot ko para sa akin. Okay? Pero, ito naman, nagbibigay ng boundary, no? Boundary. Ay, bunyari. Taxi lang. Nagbibigay ng income sa kanya na 200 per day. Okay? Yung na-rest kita na ng mga tao nila yun. So, 200 per day to, magkano kinikita nila per day? 1,000. Tanong, sino pagod? Si A. Oh, sino masipag? Si A. Si A, di ba? Sino malis sa atin? Si B. Si B, no? Grabe, no? Masipag nga, pero... Di ba, pagod ka pagod naman. So, kailangan di tayo masipag. Okay, de, ang point niyan, pwede ka maging masipag, di ba? Pero kailangan maging malis ka atin din tayo. So, mas malaki ang kinikita ni B, tanong. Okay, dito niya napapractice yung tawag na duplication na kahit wala siya, hindi siya magtrabaho, kumikita pa rin ba siya? Yes! Okay, magkasakit tong dalawa, may income pa rin ba si B? Yes! Yes! Magkasakit tong apat, may income pa rin ba si B? Yes! Magkasakit yung lima, may income pa rin ba si B? Yes! Yes! So, ang gagaling na yung iba? Yes! Tag-tag-barley na sila. Pagod. Yan yung ginagawang system ni... Ito. Kilala niya siya? Lolo mo. O, di ba lolo mo? Siya may-ari na? SM. Pero nakita niyo ba siya na nagtrabaho sa SM? Nagbukas ang pinto, good morning, sir. Check ko lang yung bag niyo. Diba? Nakita niyo ba? May nagustuhan kang item. Siya ba yung nag-punch? Diba? Nag-compute, tumanggap ng pera mo? Hindi. Tama? Pero kasi pinakalang kumikita dyan. Siya. Tama ba? Yun yung point. But bakit gano'n? Hindi naman siya nakikita na trabaho doon, pero siya malaki ang kumita dito. Di ba? Kasi nga, pinapractice niya yung duplication. Pinaparami mo yung sarili mo sa pamamagitan ng ibang tao. Okay? So, sistema ang tawag po dyan. Kaya nag-work yung system at the same time kumikita siya because of that system as I said. Yan yung tinatawag na negosyo. And ito naman yung pinaka-nagustuhan ko, investor. Okay? Kasi kanina, nagtatrabaho ka para kumita ng pera. Ngayon naman, pera ang pagtatrabahuhin mo para sa'yo. Okay? E short lang. Example, meron ka 500 million. Ito 500 million lang, decide ka, ilagay mo siya sa banko, magkano annual profit nito? Ilang percent? 5. Actually, hindi pa umabot ng 5. 1 lang 1% lang. So, hindi, magkano income mo dito? 1%? 500,000 ba? Ayun. Okay. Okay, 500,000 na income in 1 year. Pwede na? Tanong, may ginawa ka? Pinawisan ka ba dito sa 500,000? Di ba naglaway ka nga lang sa bahay mo eh. Pero isang taon, may ganito ang income. Maganda ba? O maganda? O, di ba? Mas maganda ba yan? O ako? Wala choice, no? Okay. Di ba? So, tanong. Kung sa apat na cash flow na tinatawa na, ano yung pinakamaganda? Para sa inyo. Business talaga. Ay, yung investment. Di ba? Mas maganda yung investor. Why? Yes. Kasi na, hindi ka na work eh. Tama, ang problema lang dyan yung... Ayun, di ba? Yung pang-invest, yun yung wala tayo. So aside from doon, yung siguro na pinakamaganda is yung business. Kaya doon ako, naingganyo. Okay? As I said, di ba? Yung pagka-explain sa akin ito, wow! Pwede pala ako mag-negosyo kahit hindi pa ako matanda. Kasi usually, ang tingin ng mga tao pag usapang negosyo ka, totoo ba yun? Ganun ang tingin nyo? O ako lang? Seryoso? Wala tao? Tao nito? Okay, mag-usapan natin all about business, ha? Okay, ang name ng company namin sa
worldwide. And at the same time, ang owner ng company natin, syempre kailangan malaman natin sino ba yung nagpapatanggol ng isang kumpanya. Our president is Mr. Alan Marvin Eder. Actually, dancer po siya before. Nanonood ba ng Magandang Tanghali Bayan? Yes. Hindi na po namin nabunan. Ay, hindi na pa kapuntan. Alam po ka na showtime na. Okay, before dancer po siya doon. Then, actually, isa rin sa mga talagang rumaraket eh. Pero nagtuturo siya sa isang negosyo, which is this kind of system. Ginawa lang din po niya, sinabay niya. And at the same time, for 13 years, I think, ginawa niya ganitong klase sistema. And now, he now owns our company. Ito yung na siya ng sarili niya. And at the same time, co-founder is Ms. Aika Lorraine Puy, our vice president naman. Actually, engineering, ano naman ito eh. Nasa engineering side naman siya. Di ba? Nilayo sa negosyo. Pero na-introduce siya sa this kind of business. And at the same time, for 8 years, sinrabaho niya. And then ngayon, she is now our co-owner of our business. Okay. Ano ba yung negosyo natin? Familiar ba na we are into Footer franchise? Yes. Okay. For legality, syempre, kailangan alam natin. We are registered sa SEC. You can check it online as well. And at the same time, ayan. Familiar ba ng franchising? Yes. Nasabi naman po ba? Yes. Wala lang. Wala lang. Okay. We are a dual kind of business. So, meron tayong traditional and non-traditional. Sa traditional side, we have our food car franchise. Familiar ba sa mga food car? Yes. Di ba walang reaction, no? Okay. Food car, may idea kayong magkano franchise? Okay, familiar dito? Ayan, Shomai House. Di ba, mga Master Shomai, yun yung mga kilala natin when it comes to franchise. May idea kung magkano capital? Oo, usually yata 280,000. Di ba, minimum kailangan mo ilabas na kukunan para magkaroon ng ganitong klase ng business. Sa atin, mura lang siya. Okay? Why? Kasi dito, pwede ka mag-start as low as 412,000 and 67,200. Okay? Alam natin yung mga cooker houses sa pwede natin magpilihan. Okay? We have dumpling cake. Familiar ba sa mga gyoza? Yes. O, diba? Nakatikim na? Yes. Of course. Sa malaking kasalanan, pag inuha ka matikman. Okay? So, we have gyoza. Yung doon naman doon, may mga shumai na ibang mga products. So, all in naman din to, we also have mga shumai. Sige, next. Mang Shomai, this is our Shomai business or Shomai concept naman. Pero, not the typical na alam mo kasi usually sa 28 pesos, you will just get 4 pieces. Dito, 5 piraso na. Eh, alam mo naman ng mga Pilipino kung saan siya mas makakarami. Diba? Doon tayo. Then, meron din tayo, Dips of Republic ng Hong Kong Fried Noodles. Ito, ito naman yung mga piniprito na noodles. Alam naman, no? Yes. Kasi lahat kayo, alam niyo talaga, no? Then, meron din tayo Shiki Pao. Ito naman, different kinds of Shopao. Okay, meron din tayo mga sweet, mga flavor na Shopao dito na pwede sa mga kids naman natin. Okay, ang investment na kailangan lang natin is 2 kinds when it comes to franchise. Yung ganito klaseng card naman natin, this is 112,000, which is yung actual card na makikita niyo sa baba once na pumasok tayo. That includes the card, yung equipment na kailangan mo, uniform for your crew. Siyempre, meron ka rin initial food sampler, pwede mo siyang ipag-free taste once na nag-open ka, o pwede mo na rin din siya ibenta. Dahil meron rin tayo yung franchise seminar and food training. Siyempre, hindi sa'yo ipapa-operate yung food car mo once hindi ka pa nakaatid ng mga seminars natin. Kasi usually, lalo na mga first time of business, yung mga nag-aabay na beta ng franchise naman natin. Okay, so doon dito po lahat sa inyo. When it comes to our franchise, ang advantage natin dito compare sa ibang mga franchise company, wala tayong tinatawag na royalty fee. Okay? Ang royalty fee, yun yung kinakatas sa monthly sales nyo na binabalik sa kumpanya since ginagamit mo yung pangalan ng company. Okay? Pero sa atin, wala ka nang babayaran na yun. Okay? So, void na yan. Mas malaki ang chance or mas mabilis mo mababawi yung puhunan mo since wala kang mga ganong klase yung mga fees. And also, renewal naman natin is every year. Pero wala na kayong babayaran. Okay? Ang purpose ng nun, para alam ni company na existing pa rin yung franchise mo. Kasi protected ang every franchise natin dito. 500 meters, hindi iaalaw ni company na magtayo ng another
franchise ng katulad sa inyo. So at least aware lang na operating ka pa rin. So kung hindi man, pwede na nila i-offer yung location mo sa iba clients naman. Okay? So dito, wala nang hidden charges. All in na siya, ready to operate. Usually, ang kailangan mo lang talaga dito location at magbabantay. Pero kung may gusto ka pa malaman when it comes to the details ng franchise natin, you can ask naman dun sa tao, mag-refer naman sa inyo. Okay? Okay na ba yun? Yes! Okay! So this is the traditional part. Okay? Ito naman yung non-traditional. So other than the food care franchise, you also have health and wellness products. Okay? Pamilya kayo kay Maritoni Fernandez? Yes! O diba? She's an actress. Tama? Pero she was also diagnosed na breast cancer way back 2001. So any kind of cancer patients naman nag-undergo siya ng therapy. So dahil doon, talaga nahina yung katawan niya. So nag-google siya or nag-search siya, ano yung pwede tumulong sa kanya magpagaling. And nakita niya daming testimony when it comes to Barney. Sabi nga, wala namang mawawala. Diba? Nag-paper pa siya from Australia para lang talaga gumaling siya. Okay? Aside pa doon, aside doon sa therapy na ginagawa sa kanya, nag-take din siya ng Barley. Ang good news nun, naka-recover siya. Okay? She's on her 15th year or 16th year of survival sa cancer naman niya. So wala na siya tinitake ng mga other medications, diba? Yung mga maintenance, diba? Para sa sakit niya. Barley lang talaga. Okay? And at the same time, because of Barney, ano na rin siya na even affected even yung mga, ano niya yung ovaries niya. So sabi sa kanya, hindi na siya pwede magkaanak. Because of Barney, ayun ulit, nagkaroon siya na baby boy, yes. 9 years old na ngayon, o diba? So talagang miracle yung nangyari sa kanya at the same time yung baby naman niya. Okay, we have 3 guys of Barney naman. Ayan, zoom in ko yan sa inyo. O diba? Ito. Ayan, so ang Barney naman natin, we have juice. Okay, pure organic na juice naman natin. So, huwag kang mag-expect na parang uminom na masarap na tsaan dito. This is, damo. Okay, kaya talaga hindi siya ganun kasarap. Pero, maganda naman talaga sa katawan. Diba? Yun naman usually eh. Yung mga healthy sa katawan, yung mga packet ng lasa. Diba? Parang kulay lang. So, kung ayaw natin pa naman yung juice naman natin, we have capsule. And then, we also have choco barley na good para sa mga kids naman natin. Okay, aside sa mga party, we also have our coffee. Okay, yung coffee naman natin, 2 types. We have coffee with glutathione and coffee with tongkatali. Okay, coffee that beautifies, di ba? And coffee that satisfies. That's my lalaki, no? Okay, so dito naman, pakita ko lang sa inyo ha, kung kasi yung mga naging successful because of this kind of system. Oh, okay, no? Okay, yung mga naging successful lang because of this kind of system. Okay, meron tayo dito, iba-iba klase ng background. So, mga, ano naman to? Ayan, meron tayo dito mga business owners naman. Okay, so, ang thinking natin, siguro mga ano lang yan, yung mga magsa-startup lang ng negosyo, yung mga interested dito. No, kasi even yung mga talaga mayayaman, ginagawa itong negosyo. Kasi ito, example, sila sobrang yaman nila, may traditional business talaga sila na supplier sila ng uniforms sa DepEd teachers, nationwide, meron silang restaurants, merong franchise, ng mga Dakasi. So, talagang pinili ko ang pag-usapan, ang kuhunan nila. Meron tayo dito mga gas station owners eh. Diba? So, kung tingin ng Lord, kung isipin mo, ba't pa nila gagawin ito? Food cart, eh, mga traditional or non-traditional na yan. Ang nagustuhan kasi nila dito, sa traditional business nila, example, si Ms. Janet Zapata, meron siyang salon. Mag-open yung salon niya sa buong araw, may magpasalon sa kanya or wala, may benta or wala, nagbabayad ba siya ng kuryente? Nagbabayad ba siya ng tao? Yes, ibig sabihin na dyan yung overhead expenses, may kita ka or wala. Kaya pamisan, mga traditional negosyante, nagne-negative. Tama ba? Because of negative sales. Nagustuhan nila dito, minimal na yung capital nila. Okay, maliit na yung pinumunan, pero yung pwede nilang kitain is malaki. At the same time, sa kanilang buong-buo nila, makukuha. Kasi hindi naman nila binabayaran ng empleyado dito eh. Wala kang binabayaran itong kuryente, kahit makikicharge ka. Ano ba? Kahit na kung ano ginagawa mo dito. So, all in yan. Basta yung kikitain mo sa negosyo mo, sa'yo na yan. Okay? Then, we also have mga forward BPO.
goals yan. Siyempre, yan yung mga malalaki sumweldo talaga dito sa atin, no? Pero, ang laki din ang gastos nila. Nandiyan yung swipe dito, swipe dyan. Pero, nagustuhan nila dito. Why? Kasi at least natutunan nila kung paano i-invest yung pera nila. So, dahil dyan, siyempre, nagkaroon sila ng additional income na yung kinikita nila sa pagkatrabaho nila before, na one month, dito kinikita nila one week lang. Kaya nag-design na talaga sila na mag-full-time na. Okay, meron tayo dito mga RN or registered nurse na supposed to be mag-a-abroad. Pero, hindi na nila tinaterize na magpunta ng ibang bansa, mag-placement fee, kasi dito, i-invest na naman nila yung money nila sa mas mababang puhunan. Pero, may negosyo na sila at pwede na silang kumita na pwede kitain sa ibang bansa. Pero, kasama nila yung pamilya nila dito. Okay? Yan, meron tayo dyan. Di ba, mga housewife? Okay, so, ang bottom line, kaya ako ito pinapakita sa inyo, ito yung mga pwede gawin to negosyo. Okay, we also have students. Kung may mga kakilala kayo na mahilig lang mag-online, parang si Marlon. Ang ginawa naman, nag-start siya dito 15 years old, naisip niya, may nati-maximize yung pagiging sosyano niya, pagbabakasyon niya, through earning sa internet. Yes. Diba? So, diba, mahilig naman tayo na mag-online, mag-Facebook araw-araw. So, yun yung minaximize niya. Nag-market lang siya using internet, and at the same time, ito yung mga naging resulta niya because of this kind of business. Okay? Ayan. O, di ba? O, di ba? Meron din tayo dito mga business owners din. Meron tayo dito mga graphic artists. In short, mga fresh girl. Iba ito. Woo! Pinakatindi! Pinakatindi, di ba? Ayan. So, as I said, ito naman, nag-start naman ako dito sa business. Fresh girl, wala ko alam sa Shopee, wala ko alam sa business. Pero, inaral ko lang. Kasi naniniwala ko lahat ng bagay pwede, aralin. Yung mga bagay na alam mo ngayon, dati mo lang din hindi, alam. Okay? So kung tayo nakapag-aral tayo for 16 years sa school, di ba? Tingin mo, mga wala mo kaya pinuhunan ng magulang natin dyan para sa pag-aaral natin. Abot mo na million? Yes! Yes! Naniniwala ka ba na kapag ikaw nag-invest ka, gusto mo yung i-invest mo babalik sa'yo or hindi? Yes! Anong yes? Yes, or hindi? Diba? $12,000. Doon ko na-realize, ang laki na in-invest ng magulang ko sa akin, tapos $12,000 lang ang kikitain. Tapos magkano ang balik sa magulang? Lahat. Lahat bibigyan sa lo, di ba? Parang next month na naman. Tama ba? So, ang point na minsan, hindi nakakabawi. So, na-realize ko dito sa ganitong klase negosyo, pwede ko siya isabay. Yun nga lang, na-realize ko, why not, ibigay ko naman yung full-time na oras ko na 8 hours ko dapat sa labas para sa 12,000. Why not, ibigay ko dito, mas malaki pa yung pwede ko kita. Yes! Okay? Ang maganda lang, hawak ko pa yung oras mo. Okay? Ayan, kaya ang tanong, bakit mo ba nagustuhan yan, eh? Ano ba yung ginagawa niyo dyan? Parang sistema ba yan? Para kayo kumita ng ganyan? Para kayo magkaresulta na ganyan? Okay, we just need to do 4 simple steps. Ano na naman yan? First is you just have to avail our package, okay? Second is mag-refer ka. Why? Kasi ito yung best marketing na ginagawa ngayon eh. Tama? Discuss ko yan later. Learn and then earn. Aralin mo na yung negosyo para ka kumita, okay? First is available. Ito yung mga package na pwede natin available. May pa franchise na ba na 67 or 112,000? Wala pa. Kung wala pang ganung klaseng budget para makapag-start ka, you can start with our bronze package, which is 11,200. Ang good thing nun, syempre, pag may nilabas ka, kailangan may? Babalik. Okay? Yung pinababalik naman sa'yo is more than pa dun sa in-invest mo. Depende sa package na i-avail mo. So, syempre, ang makukuha mo kapalit is our health and wellness products. Okay? Dito, hindi ko naman siya kailangan ibenta. Pwede mo kung personal consumption na lang. Kasi kami, mas gusto nga namin, sabi nga, prevention is better than cure. Okay? At least healthy ka. Diba? Lumaklak ka na lang lumaklak. Kesa naman puro ano, puro alak o diba? Puro kape. At least kape natin healthy pa. Okay? Bros inclusions. As I said, 3 packages. First is 112,000 for our standard guard. 67,000 for our collapsible. And 112 kung hindi mo pa kaya mag-franchise. Okay? Pili ka sa package natin. Then, second option or second way of second part ng system natin, once na nag-avail ka, pwede ka na mag-refer.
personal team sales plus incentives. So ano ba yung mga pwede kong gawin sa personal sales? Paano kikita dyan? First is through retail sales. Okay, hindi ka lang discounted sa food products natin, discounted kayo sa mga health and wellness products natin, okay? Ito yung discounted price mo. Ito yung magiging profit mo once mayroon ka nakuha mga customer. Huwag ka magkalala, hindi mo mahal na mag-door to door. Ate, gusto mo barley? Ayaw mo. Diba? Next na bahay ka naman, nag-door to door. Diba? Doorbell, doorbell. Kahit hindi tayo ganun. Kasi maximize mo yung social media. Okay? Na-try nyo na ba? Nakita nyo na ba sa mga wall ng mga friends yun? Nagpo-post sila ng mga photo. Diba? Yung mga business nila. So, why not i-maximize mo? Then, pwede mo siya ilagay doon. Ang maganda sa business natin, copy-paste lang yan. Okay? At ang gagawin mo lang, copyin mo lang yung mga pinapost na mga kasama natin, i-post mo lang siya sa wall mo. Once may mag-inquire sa'yo, patulong ka na sa taong na refer sa'yo. Okay? Kasi at least, doon po-post mo lang yung mga benefits sa mga produkto naman natin. Eh. Usually, mag-prepare na lang yan. Eh. Gusto mo na mag-avail ng ganitong klaseng boxes. Bili ka lang dito, at least meron ka sa meron kang income through our wellness products. Okay? Next natin yan. Second is, as I said, is through referral. Okay? May hindi ba tayo mag-refer? Yes. Okay, iba? Ay, hindi ko forte yan. Pero minsan, hindi ko lang alam ginagawa mo yan. Okay? Napay na ba doon ng isang magandang movie? O, di ba? Anong magandang movie? O, Titanic, no? Makarisa, o, Train to Busan. Di ba? Ang daming nakuha talaga dyan. Ang daming nagandahan. So, dahil sa sobrang ganda, wala ka siya isparang gusto mo sa talaga. Friend, ganoon ka ng Train to Busan. O ba? Nag-refer ka eh. Tapos, ang ginawa ng kaibigan mo, nanood ng sine. Tanong, may free tickets ka ba? Punta ka ng manager ng Bull. Gio, dahil ni-refer mo yung kaibigan mo, ito free ticket sa'yo. Meron mo ganun? Diba? Chika ka na chika, wala ka naman kinikita eh. Diba? Lalo-lalo na buhay ng iba. Ang hiling natin dyan, ikwento sa iba, hindi ka naman kumikita. So why not this business na lang ang i-refer mo? One way din, as I said, yung social media. So, madali lang naman siya kasi kukopya ka lang para kung nag-aaral ka. Ano mas madali, mag-aaral o makopya? Diba? So, ganun lang din yun. Okay? Every referral mo naman dito, back natin. Every referral mo dito, may corresponding commissions naman tayo. Kapag seeing the bronze package ang na-refer mo, 1,000. Kapag yung rating yung package na, then 3,000 yung platinum is 3,500. Unlimited to. Kahit ilan pwede mo, i-refer. Okay? So, dito, aside from dyan, pwede ka pa kumita or pwede ka magkaroon ng discount sa mga cards naman natin. Okay? Ganito kasi yan. Sa pagkita ng food card, pwede kang mag-earn dyan mga 10,000 per month. 10,000 to 15,000. Sabihin natin, minimum na lang yan. Yan ang pwede mong kitain sa isa food card mo. Kung gusto mong mag-earn additional income of 45,000 pesos, ilang food card ang kailangan? Kailangan ng 3 or 4. Okay? Depende sa monthly sales mo. So, kung gusto mo pa magdagdag ng food card, instead of mag-avail ko ulit ng 67,200 para sa collapsible and non-recall, ito na lang yung corresponding amount ang kailangan mo idagdag para mag-expand ka na card mo. Okay? For our collapsible and standard. So, another privilege mo yan na magkakaroon ka na bawas or discount. Next naman. We also have sales cash commission. Ito, based na to sa team sales mo. Okay? First is, kailangan mo lang mag-refer at least dalawa kanina para mag-work naman itong team sales sa'yo. Okay? First is, sales cash commission, dito may corresponding tayong point system. Okay? Doon sa mga packages naman natin na papasok sa'yo. Pakita ko lang sa inyo. Ito lang sa po ng illustration. Once na nag-avail ka ng package, you will automatically have an online account para ma-monitor mo yung earnings mo. Ito yung example niyan. Once na nakapag-refer ka, nag-market ka lang online, then may nag-inquire sa'yo, Mari, gusto ko yung mga pinapost mo, meet tayo para discuss mo sa akin yung business. So, di-discuss, nag-avail siya ng package, yung kinuha is platinum. Okay? Okay, first referral mo na kukuha ka ng platinum package, yung next one natin. Okay? Ang commission mo dyan is 3,500. Pwede na ba yun? Susipan, hindi na, no? Diba? Nag-post ka naman sa Facebook, hindi ka naman kumita before. Then, ang nangyari dahil kumita ka ng 3-5, ginagahan ka pa lalo mag-post. Nakita naman ito ng pinsan mo na
Okay, PDM na ngayon. So, nagustuhan yung bigyan yung negosyo yung relatives niya dito sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, para hindi na hindi na hindi na pera sa kanya. So, nagpadala ngayon ng pera. Nag-avail ng package. Second referral mo, nag-avail ulit ng platinum, meron na ulit? 3,500. Okay. Sabi sa system, mas nakadalawang referral to, may bonus ka pa ulit na tinatawag natin point, based yun sa point system natin, automatically meron ka 1,000 pesos. Okay. Kung one week yun nangyari, ang cut-off kasi natin is Tuesday to Monday. Lahat ang pumapasok dyan, check-checking mo na Friday. Okay? So, hindi tayo, hindi kami senyas. Katapusan, one week na earnings mo is total of 8,000. Pwede na ba? Yes. Ilan na lang ang kailangan mo bawiin para sa pinuhunan mo. Ang nangyari, naging busy ka ngayon sa work mo. Okay? Kumita na ako 8,000. Nag-excited ka, nag-vacation ka. Pumunta ka, sabihin na natin sa Palawan. O, di ba Palawan? Taray, no? Dahil ka 8,000 ka, na-excite ka. So, hindi ka lang pag-market ngayon. Lahat ay na-explain ko sa inyo, yun din i-explain ko sa kanya. Okay? So, once siya, pwede rin ba siya mag-refer? Yes. Sabi niyo, ayaw niyo ba? Ayaw niyo mag-refer ito? Pwede din. Kasi may Facebook rin naman siguro sila, no? Okay, so once nag-post din sila sa internet or sa social media, may nag-inquire din sa kanila, ang nangyari na kapag-refer sila, dalawa na nagdalawa din. Yung 8,000, mapupunta na sa kanila, huwag mo nang kunin. Okay, ano meron sa'yo? May additional earning ka because of our sales match commission. So meron ng bonus of 2,000 pesos. Pwede na? Yes. Nakilala mo yung apat? Yes. Ikaw nag-refer? Ikaw nag-explain? Yes. Pero may 2,000 ka, okay na? Yes. Yes, of course. Okay. Tingnan mo ha, one week ka, nagpunta ka ng Palawan. Pagbalik mo ng Manila, pagpunta mo ng office, pagdating mo ng Friday, may 2,000 ka. Pwede na? Yes. Of course. Diba? So dito, hanggang dumalaki at dumadami at dumadami, di ba walang dating sa kanila ng 2,000? O, di ba? Ayan. Infinity naman yan. Huwag ka magalala, system na ang bahala na basa na income mo per week. Kailangan mo lang siya i-monitor. Meron naman tayong tinatawag dito ng feasibility study. Okay? Ito yung pwedeng mangyari sa'yo or kitain mo in one year doing the business. Ang requirement dito, kailangan tamad tayo. Okay? Mga dami kumitin. Actually, dito yung ako napakitin. Kasi alam mo, tamad ako. Why? Kasi dito, unlimited yung pwede mong i-refer, pero ang ginawa mo, yung minimum lang ang tinarget mo. Bakit? Kasi malas ka. Sa dami-dami ng kakilala mo, di ba? Lahat ng makain mo, i-invite mo, kakilala. Kaibigan, kapitbahay, di ba? Kapamilya, kapuso, kalaguyo, lahat na. Di ba? Kaso nga lang, dalawa lang talaga ang naniwala sa'yo. Nanay at tatay mo pa. Napilita na lang, no? Okay, so first month mo dito, dalawa ang na-refer mo, so you said may 8,000 ka, tama ba? Ang nangyari dahil na tinamad ka na, ayaw ka na, okay na ako dyan. Pero singatid ang nangyari na haba sa kamalasan mo. Ang dami rin nilang kakilala, dalawa lang din na naniwala sa kanila. Okay? Sila ang may kinita ng 8,000 pero ikaw may 2,000, okay? Kasi you said, di mo yan kakilala at nag-stop ka na. Then ang nangyari, lahat ng kamalasan mo simula sa iyong pababa, hinawa-hawa mo. Okay, lupit mo, tindi ng virus mo eh. Okay, in short, lahat ng taong pumasok, dalawa lang na refer, nag-stop na. Naintindihan? Okay, andito yung monthly earnings mo. Okay, sa company natin, generous siya. Why? Kasi binibigyan ka ng earnings eh, kahit wala ka nang ginagawa. Pero may limit yan, tinatawag natin safety net. Para ma-ensure na safe pa din yung kumpanya. Kasi pag hindi kumita ang kumpanya, hindi na tayo magkikita-kita. Okay? Di ba gusto nyo? Kaya nga dito, kung mapapansin mo, kung ano yung income, kung ano yung tao yung nagpe-pair sa'yo or na nalagdagdag sa'yo, yun din yung monthly income mo. Okay? Kasi 1,000 ng 1,000 yan. Pagdating dito, no, 128, nalimitahan ka sa 80,000. Why? Ang package natin, pwede ka kumita ng 20,000 per week. Meaning 80,000 per month. If you earn beyond that, company na ang kikita doon, okay? Sa kanila na yun. Since 11,000 lang naman ang i-invest mo, magdadabog ka pa ba? Diba? Chusy pa, dahil limitado mo sa 80,000, sa trabaho mo, 30,000, wala kang ano eh, reklamo eh. Tama ba? Okay, 80,000 na 80,000 dito. Total natin lahat ng yan, pwede ka kumita total mo, magkano? 5,000.
534,000 in 1 year. Pwede na? Yes! Diba? Hindi na masama yan, okay? Yun yung na-realize ko. Ito yung nagustuhan ko talaga nung nakita ko to. Kasi sabi ko, may 11,000 ako. Pwede kong pambili ng cellphone yan. Pwede kong pang-shopping yan. Pwede kong pang-kain. Pwede kong pambili ng kung ano-ano. Ang problema, yung pag-i-invest ko yan dun sa ganung klaseng bagay, kikita ba ng 500,000 in 1 year? Yun ang problema. Diba? Tagal pa ako nito. What if masipag ako? Diba? So, mas malaki ang pwede kong kitain. Kaya talaga sabi ko, hindi ako manginginaya sa ilalabas kong puhunan kung ito naman ang babalik. Okay? Huwag ka naman nabog ako kayo. Sabi ko nga, 534 ang pwede kong kitain. What if may hindi ko kinita yan? Kinita ko lang 100,000 one year. Magagalit ka ba sa akin? Sabi mo, 500,000. Ano sabi mo? Bigay mo sa akin, yung kulang. Magagalit ka ba? Madalabog pa? Hindi na. Kasi saan ba galing ang 100,000 mo? Sa? 11,000? 200 lang. Okay? Sabi ko nga, mas malaki yung mawawala sa'yo kapag hindi mo ginawa na paraan ko. Okay? Second way pa lang. Ay, parang ilang pa lang yan. Actually, marami tayo dito way of earning. Okay? May infinity pa. Okay? Infinity condition naman, at another bonus mo, kukulanin ka naman dito ng 500 pesos. Okay? Paano mangyari yan? Okay? Dito kasi, hindi lang naman minimum sa dalawa. Pwede kang mag-exceed hanggang maaari minimum of 4 ang i-target mo. Okay ba yun? Okay. So, ito yung sample ng structure mo. Makapag-refer ka ng dalawa, ilalagay mo siya. What if may pangatlo na ako? Ang tawag dito, binary system. Dalawa lang ang pwede ikabit sa'yo. Hindi ko pwede ikabit sa taas yan kasi magiging sumay na yan. Okay? So, kung may pangatlo, tignan natin, saan mo lalagay? Dito, ulong mo na lang sa kahit sino na tao sa ilalim. Sa'yo pa rin komisyon. Pero, good news yan, dito ko sa starting infinity mo. Ilan ang target na referral din niya? Diba? At least ulit. Sa first two referral niya, makita natin, automatically may 500 pesos ka and 500 pesos sa kanila. Okay? Then, sila din, pag sila kapag-refer at nagdadalawa naman din nila, sige, makita natin, meron ka rin 500 pesos. So, uulitin ka ng 500. Kanina yung pinakita ko sa inyong scenario, both sides nyo gumagana in 1 year. Possible ba may in 1 year isang side lang gumana sa akin? Yes. Pero kahit isang side lang ang nag-work out sa'yo, diba? Uulanin ka pa rin ng 500 and at the same time, pag may 4th referral ka, lagay mo na dito sa kabila. And same scenario, every first 2 referrals din niya, automatically yan upget sa'yo. Okay? So since meron ka ng left and right, automatic na rin yung pairing na pinag-usapan natin na tag-1,000 sa'yo kanina. Naintindihan? Yes. Maganda ba? Yes. Eto naman, walang limit. Okay? Yung kanina, limitado ka up to 80,000. Dito kahit ilan pwede yan. So, same scenario, pagdating sa third direct referral mo, yun yung nakadalawa na nakadalawa. Ito naman yung total earnings mo in 1 year. Pwede na po 4 million. Yes! No, pwede na pagtsagaan, no? Pamalengke. Pwede ba? Daming gulay. Daming prutas dyan. Okay. Then naman, ito we also mag-check match commission. Alam mo yung kanina yung parang, ano yun? Ano yung fee na wait sa royalty? Diba? Ibig sabihin, kahit wala ka, basta yung franchise mo kumikita, may kinikita ka, diba? May binabalik sa'yo. Parang ganun din to. Okay? Parang may royalty fee ka sa lahat ng mga nirefer mo. Okay? Kapag ang inamin mo is yung bronze, 5% ng nirefer mo or 5% ng kinikita ng nirefer mo because of the payday, income din. Okay? Sa example niyan, may 3,000 yung nirefer mo, meron kang 150 pesos. Nagbag pa rin. Okay? Kung napamaximize nyo yung weekly income, meron kang weekly na 1,000 pesos each sa kanila. Okay? Sila yung masipag kesa sa'yo, pero ikaw may kinikita pa rin. Okay? Next. Makita ko lang yan sa'yo, yung sabi ni Level Commission. In short lang, pag may mga na-refer ka na nag-franchise naman, every time na buwipinig sila ng supply, which is wala silang choice. Pag naubusan sila ng stock, automatically ang repeat purchase niya. Meron lang 1% niya from first to fifth level. Ano yung sabihin niya? Lahat ng na-refer mo, first level mo yan. Kung nakalima ang referral mo,
first level mo. Then sila, kapag nag-refer rin sila ng another franchises naman nila, yun yung second level mo. Up to fifth level. Naiintindihan ka? Yes. Oh, kasi kung hindi, uulitin ko. Okay, in short lang, marami kang ways of earning. Okay, kasalanan ko na talaga kung hindi ka kinita. Kasi aside sa food product, we also have our health and wellness products. Okay? Para kung may nasabi, may kapinag-usapan natin ng lahat na to, you just need to purchase 1,500 worth of product per month. Malaking bagay po ba yun? Hindi naman na siguro sa pwede mong kitain dito. Tama ba? Kasi example, kung gusto mong pumuti, nag-take ka ng gluten, diba? Hindi naman pwede isang box lang. Kasi baka hanggang dito lang yun. Diba? Parang Michael Jackson, no? Diba? So, kung gusto mong pumuti na pumuti hanggang buong katawan mo, kailangan mag-take at mag-repeat purchase ng mag-repeat purchase. Okay? So, instead of mag-Starbucks ka sa labas, 150 sa isang ano yun, diba? Para lang sa ano, social yan, no? Okay, na dito na lang. Okay, isang box mo pa, magkana lang. Okay, next naman natin. Sige, next na. Ito yung pinaka-nagustuhan ko. Okay? Pakisabi na, libre. Libre! Diba? Masarap ba mag-libre? Yes! Oo naman, libre pagkain. Nasarap kainin eh. Huwag for time, kanina pinapangarap mo na travel, bibigay sa'yo ng libre lang. Okay? Ito yung pinaka-nagustuhan ko eh. Kasi na-realize ko pag nagtrabaho, hamon, o di ba? Sarap! Ano ba? Plancha! Queso! Grabe! O queso, di ba? Sigil na gigil ka ng adon eh. Di ba? Isang taong ka na ng trabaho. One more pa, kung ito ang ibibigay sa'yo. Kasi we have 3 months na incentive, 6 months, 9 months, and 12 months. Okay, for our 3 months naman, extended total November 30, travel incentive, kailangan mo lang ng dalawang mechanics. Over meter, meaning yung dalawang nirefer mo nakapag-refer ng dalawa. Okay, second is 28,000 RQV left and right. In short lang, kailangan mo ng 10 platinum sa left, 10 platinum sa right. Huwa ba? Ang good news doon, hindi lahat production mo kasi nirefer ng nirefer mo, automatically counted yan sa'yo. Okay, kasama ka sa client natin sa December, o for our home travel incentive. Sino ba dito kasama sa home mo? Ayaw! Wala talaga? Ayaw nyo? Grabe, kailangan ihit natin to kasi sayang yan. Okay, sayang naman, ito yung sinasabi sa inyong yearly incentive naman natin. Okay, pwede na ba sa ito, Ferrari? Juicy pa, no? Ayaw mo? Nag-isa mo mga bus, siguro para sa rawe. Pampamilya na pang sports pa. Okay, ang kailangan lang is RQV for 1 year. So ito yung katumbas na RQV, ito yung katumbas na value. 24 million worth of pesos ng kotse, pwede mo makuha, kailangan lang ng 7,200 na platinum left and right. Okay, may ang laki naman yan. Okay, babaan natin. Kahit hindi mo makuha yan, meron tayo yung 3,600 naman na platinum. Meron tayo 1,800 na platinum left and right, either RA or Boxster. Sige, next natin yan. We also have, ito, mga different, ano naman. Ang pinakamaliit natin is Honda Civic or value of 1 million pesos na kotse. Pwede mo mabili eh. Ayaw ko yung mga kotse na kalalay sa inyo. Iyo, so cheap. Diba? Kung ayaw mo ng kotse, convert mo sa house and lot. Diba? Kung ayaw mo ng house and lot, convert mo sa cash. Kung ayaw mo ng cash, bigay mo sa akin. Diba? Para wala kang problema. Ako yung wala nag-present. Minimum ito ha, in 1,225 lot na platinum left and right. Okay? Hindi pa lahat yan gaya sa'yo. Even production na mga nirefer na nirefer mo. Naalala niyo yung worst case kanina? Yung dalawa lang nirefer mo nagsimula sa'yo hanggang pababa. Alam mo ba, in 1 year, ang total na tao mo sa left and right is 4,000 sa left, 4,000 sa right. So, saan na yung nilala? Saan ka, ano doon? Diyan lang, hindi na, di ba? Pero, I'm sure, mas mataas pa sa worth 3 million pesos na value ng sasakyan. Okay, eh, pag-ihit natin ito kasi sayang, iba pang libre pa rin talaga eh. Diba, tatrabahumin mo na nga lang din, sisiparin mo na nga lang din. O, bakit hindi mo pa ito para at least makuha natin yung libre? Kasi lahat tayo nang araw na saan po sa pangarap natin? Yes. Diba kanina sinabi yung kotse? Diba yung kotse yung gusto nyo 3 million eh. Okay? So, at least mabawas na yun dun sa mga kailangan mo ilabas na pera. Kailangan na ikaw mismo sa sarili mo pang pocket mang galing. Iba yung
Okay. Meron din tayo dito ngayon mas naman, itong mga down payment system naman. Okay, para mas nakita mo yan, pwede mo naman itanong sa taong nag-refer sa'yo. Hindi mo, 45 na nga lang dito. Ama, 6 months! Ano, ginagawa ko sa'yo ng 6 months, ba't wala akong 45? Ha? Ibig sabihin, hindi mo binibigay nila yung best natin, okay? Ayan, so meron tayo din even yung 15 na lang. Pero nga tayo dito, libre food card naman eh. Okay, basta trabawin lang natin. So actually, yun yung ways of earning na pwede mong gawin because of this kind of business. Naiintindihan? Yes! Okay, naiintindihan naman, no? Yes! Okay, kung hindi, ito na bahala. Okay, so tapos na tayo actually. Okay, ang kailangan lang natin dito gawin is gawa ng paraan. Pero problema ko ba yan? Yes. Ang invest? Hindi. Hindi, no? Kasi baka member na kayo. Okay lang. Okay, hindi. Kung ang pera, problema, huwag natin gawin problema pa ulit nito. Okay? Kasi bakit? 2016 na po ngayon, November na. Grabe, mag-new year na naman. Anong problema natin? Grabe, pera. 2016 na. Last year po ba? 2015, anong problema? Ma? Pera pa din. O, 2010, anong problema? Jowa. Ano ba, pera pa din. Ang point niyan, kahit balik-balik na mo ilang taon na dadaan sa'yo, ito naman lagi ang problema mo. Okay? Ang problema, mananatiling problema kapag hindi natin ginawa na paraan or solusyon. Ito yung nakita kong solusyon sa matagal ko na problema. Okay? Huwag kang panghinayang. Okay? Ito yung huwag na huwag mong gagawin. Or huwag kang panghinayang sa ilalabas mong puhunan, as I said. Kasi 11,200, matagal mo nang nagastos yan. Naniniwala ka? Tama. Baka nakapag-travel ka ng agabi ng 11 to 9. Baka nakabili ka na ng magandang cellphone niya. Nakapag-shopping ka na. Ang tanong, may bumalik ba sa'yo pera? Diba? Nabawi mo ba? Hindi. Hindi naman, diba? Kasi usually mahilig tayo mag-invest sa mga eto. Diba? Baka nga nakaskas mo na sa credit card mo yan eh. Diba? Swipe mo lang aray. Haba? So ito, ito yung minsan na ginugusto natin i-invest yung pera natin. Okay naman yan eh. Nagtrabaho naman ako eh. Deserve ko na siguro mag-reward sa sarili ko. Okay nga lang naman po yan. Yun nga lang, kailangan maging wise tayo sa pag-design. Kasi ito naman is palaging nandyan. Laging nandyan ang problema when it comes to money. Sabi nga nila, ayun. Inisip ko. Diba? Sabi nga nila, ano eh, idea is money. Kailangan na magkaroon ng idea para ka kumita ng pera. So dito, ito yung binibigay namin idea sa'yo para ka kumita or para magkaroon ng additional income. So kailangan lang dito, itake mo lang kasi minsan tayo, nagpe-pray tayo lagi eh. Lord, bigyan mo naman ako ng 1,000,000. Diba? Hiling natin nangihilang ang hiling natin mag-pray kay Lord, nabigyan tayo ng blessing. Diba? Pero syempre, once nagpe-pray tayo, hindi naman tayo babagsakan ng 1,000,000. Parang pita lang, no? Binagsahan ka ng sports car dahil nag-pray ka. Hindi siya gano'n. Bibigyan ka niya ng opportunity para makuha mo yung pinag-pray mo. So I believe ito yun na yung hinihintay mo kasi ito rin yung hinihiling ko before. Before ako lumabi, iniisip ko na ano kaya pwede kong gawin? Lahat ba tayo sumimaman? Yes! Diba? May nangarap ba maging mahirap? Di ba? Diba? Pangarap ko maging mahirap. May gano'n ba? Wala naman, diba? Lahat tayo gusto kasi. So ang problema, siyempre, mag-apply ako ng work, alam ko naman, minimum ang sasweldo ko, at alam ko sa competition na pwede kong gamitin sa expenses ko, hindi enough yan para mabili ko yung mga gusto ko. Diba yun yung mahirap eh, sa channel, hindi mo bilhin gusto mo, nagtatrabaho pa na, hindi mo pa rin mabili yung gusto mo. Haba? So, nung time po talaga ako dito, talaga po hindi ako nagduda. Diba? Nasabi ko talagang gagawa ko ng paraan to, kahit wala ako, pera. Fresh grad na, pero wala. O, dito pa ako nag-aral. Alam niyo po ito? O, di ba? O, mga estudyante po dito mayayaman. Sa sobrang yaman, magtaas ng piso tuition fee na boyan ng mga tao dyan. Nagbalik-balik tayo, nagpapatuhan ang buwan. Diba? Nagbalik na lang ang hirapan, ang property. Okay, so ako talaga, problema ko po ah, pero even before,
speak. Palakpakan naman natin sa ating business. Diba? Ano, ito pinuunan mo, ito yung bumalik sa'yo. Bawi ka, bawi. Diba? Yun yung point na sinasabi mo natin. Lahat tayo mga Pilipino naniniwala masipag. Yes. Yes, kaya tayo sa mga nasa ibang bansa eh. Diba? Gusto nila mga Pilipino. So why not yung sipag mo, ilagay mo dito? Kasi ang pagkakala natin mga Pilipino, sipag at syaga lang eh. Diba? Sabi nga nila, kailangan ko lang ito. Sabi ni Nino, sabi niya, William. Si William pala yung may kasalanan. Diba? Sipag at syaga. Pero may nakita na po ba kayong jeepney driver? Yes. Ay, hindi pa ba kayo nakapag-jeep ever? Jeepney driver, masipag ba? Yes. Oo, masipag po masala, masyaga? Yes. Of course, para kumita araw-araw. Kung masenso. Yun yung problem eh. Yung pagdating sa pera, masipag. Yes. Yes, masyaga? Yes. Pero, masenso? Hindi. Hindi, diba? So, hindi daw ilang sipag at syaga. Kailangan daw natin ito. Ano ba? STD. Okay, kailangan natin ng discarding. Okay? Siyempre, kailangan natin yung sipag at syaga mo sa bagay. Kasi kanina, parang sinabi ko ngayon, dalawang magtatao. Isa kasipag, isa masyaga. Pero, sa ako lang yung inikita niya, kailangan may discarding ka rin. Diba? May right opportunity kung saan ko ilalagay mo sipag natin. And I believe that this is the right opportunity. Why? Kasi, diba, ang marami tayong nakita mayaman, pero minsan talagang pinanganak na silang mayaman eh. Tama? So, ano yung way para ako mayayaman? Hindi ako mag-aasawa ng mayaman. Diba? Kasi may chances yun eh. Hanap ka ng foreigner, hanap ka ng mayaman, paano hindi ka gusto, diba? Kaya ka sa iloto, sobrang, ano yun, sobrang kailan ka ba ang mananalo, diba? O kaya naman hindi ka, para kayo naman. Kaso, kailangan bata ba, mag-training ka eh. Diba? Baka bata pa lang, hindi ka Chinese starter na. Walang gano'n na athlete eh. Tama? So, point nga, ito yung right opportunity kung saan pwede mo i-bigay yung effort mo, bigay mo yung sipag mo, yung syaga mo, para maging successful ka. Okay? Ay, sabi nga nila, itong mga pinakita ko sa inyo na achievements and then earnings, hindi ko namin pinakita yung para pa mayabang. No? Hindi ko kami mayabang. Nanghihingit lang. Diba? Ako naiingit na kasi ako eh. Ang pinakilala po sa akin ang tambay pero may kotse, kumikita ng malaki. Sabi ko, unfair naman. Ang alali ko, counter-strike, umagatangali gabi. Ako nag-aral ako para bumabi. Sana pala nag-counter-strike na lang ako. Pero ang point dito, hindi kailangan matalino ka. Hindi kailangan graduate, hindi kailangan magaling ka mag-English. Walang qualification dito. Basta masipag ka, gagawin mo itong negosyo, willing ka makinig. Diba? Willing mo aralin itong business, walang imposible, pwede mangyari sa inyo, yung mangyari sa amin. Okay? And dahil dyan, may ipapakilala ako sa inyo. Grabe yung mga klase itong studyante. Actually, from ano ba kayo, imported itong batak to ha? Kasi galing itong Italy. Diba? Galing Italy itong batak to, 18 years old ha? Pero grabe mo, kay Cherry ngayon. Hindi lang ako kay Cherry kasi kailangan daw ng ID, hindi niya alam. Walang ID to, passport lang ang meron. kasi important eh. Diba? Share lang siya ng konti kung paano niya nagawa itong business. Even at the age of 18, at bakit paano siya kumita. Okay? Parang pangalang ko siya. Woo! 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 Si Gio! Yes! Hello po. Good morning! Good morning! Siguro kailangan mo naman na si ate Hindi, sino ba ate mo? So, 18 years old na ako. 3 months nga ito ginagawa ang negosyo. Okay, na-invite ako nung ate ko. So, bali, 3 months. Kasi ang ganda-ganda talaga yung business eh. By the way nga pala, galing ko ng Italy. Doon ako nag-aral for 3 years and bumalik ako dito. Kaso, nauli na ako sa enrollment. So, ngayon ito muna ginagawa ko. And ang kagandahan dito, kasi napaka-flexible niya, hindi mo kailangan maging matanda or bata, full-time mayaman, kahit sino ka pa pwede mo siyang gawin, okay? So, ang maganda dito kasi, negosyo yung offer natin, so ang dali-dali yung i-offer. So, ako, ang ginawa ko lang nun, kasi 3 days pa lang ako nun, nakapag-refer na ako ng isang tao.
And ginawa ko na, nag-post ako, tapos nag-invite na ako ng mga kakilala ko. And in 1 week, nasubukan ko dito kumita ng 6,000. Malaki na yun eh. Ang ginagawa ko na naman, nag-post ako sa FB. So, ano nangyari? Tawag dito, ngayon, may metal daw ako. Ngayon, meron na akong check, hindi ko lang na nakuha kasi nga wala pala akong ID. So, ngayon ang tip lang, dapat magkaroon tayo ng pangarap kasi yun yung fuel natin dito sa business. Ako malaki ang pangarap ko eh, kaya talagang ginagawa ko ng mga kasi. Woo! Yes! Yes! Oh, diba? Grabe to. 18 years old na gagawa. What more pa yung mga mas matanda? O, diba? Okay, challenge itong mga to eh. 6,000 ha? Not bad para sa isang linggo. Ibang tao ang kailangan, nagtrabaho ng isang buong araw for 50 days para lang dito. We're not against employment, clarify mo lang ha. Maganda yan, dyan na ako binuhay ng parents ko eh, diba? And at the same time, dyan kumikita ng parangal ang ibang mga kababayan din natin. Pero kung hindi enough, ang kinikita natin para sa atin, bakit lang tayo mag-sustain dyan? May ibang passing opportunity na ino-offer sa atin na pwede natin trabahuin, pwede natin gawin, okay? So para sa mga nagtatrabaho, no, pwede na mag-resign bukas. Or sa Monday. Okay, ayun. So anyway, tapos na po tayo. May mga other questions kayo, pwede nyo itanong sa mga sa tao, may invite ko sa inyo. Anyway, thank you po sa time. God bless. And...